Matapos maging ganap na bagyo kahapon, mas bumilis ang pagkilos ng bagyong Carbin sa silangan ng Northern Luzon. Ang magiging epekto nito sa bansa, alamin natin. Sa puntong ito, makausap po natin live si Pag-asa weather forecaster Raymond Ordinario. Sir Raymond, magandang umaga po. Yes, magandang umaga naman Gretchen at sa ating mga taga-subaybay. At itong update natin, dito pa rin sa binabantayan si Tropical Storm Carding. At ito'y huling namataan sa layong 1,235 kilometers sa may silangan ng Hilagang Luzon. Ito'y nagtataglay ng hanging aabot ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na aabot ng 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pa rin ng pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Mamayang hapon, ito ay nasa layong 1,085 kilometers sa may silangan ng Northern Luzon. Sa ngayon, wala pa naman itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit sa mga susunod na araw ay nakikita natin based sa ating latest track na ito ay tinutumbok pa rin ang area ng Isabela, Cagayan. At inaasahan natin na maaaring mag-landfall ngayong Linggo dyan sa may Isabela area. Kaya patuloy natin pinapayuhan ng ating mga kababayan na maghanda na habang maaga dito sa magiging epekto ng paparating na bagyong si Carding. Sa ngayon, dahil nga wala pang epekto itong bagyo sa ating bansa, ang Southwest Monsoon o Habagat, ang tuloy na nagbibigay ngayon ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkatagulog dyan sa Kabisayaan, Calabarzon, Bicol Region, Bataan, Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, northern portion ng Palawan kasama ng Calamian at Cuyo Island. Dito naman sa Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng ating bansa ay patuloy na makakaasa ng pangkalatang maaliwala sa panahon, maliban lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorm. At yan po ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Raymond Ordinario nag-uulat. Okay, maraming salamat po, Sir Raymond Ordinario. Kaugnay pa rin ang bagyong Carding, makakausap natin sa linya ng telepono si Rueli Rapsing, Officer in Charge ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Magandang umaga po, Sir Rapsing. Hello, good morning po, Ms. Gretchen. Sir Rapsing, unang-una po, no, kamusta naman po yung mga paghahanda po natin ng Cagayan sa bagyong Carding? Alam po natin na galing lang din po kayo sa bagyong Florita. So pareho rin po ba yung pinagdadaanan po natin ngayon na paghahanda? Definitely, Ms. Gretchen, hindi. Ano? Although malayo pa si Tropical Depression Carding at maaaring magbago pa ito ng track. But somehow, ang projection nitong track ngayon patungo dito sa Tuguegarao. Ano? Yung Typhoon Florita natin doon sa north, eastern and western part ng Cagayan. Mm-hmm. Okay. Ano po ba yung mga hakbang nagagawin? Oras na magtaas yung storm signals ng Pag-asa at may abiso na po ba tayo sa mga lokal na especially yung mga malapit po sa mga baybayin? Yes, Ms. Gretchen. Mamayang alauna kasi magkakaroon ng pre-disaster risk assessment itong Office of Civil Defense natin sa Region 2. Doon na pag-uusapan namin kung ang magiging track nito is mananatili patungo dito sa Tuguegarao or maaaring magbago pa. Somehow, ang paghahanda naman ng probinsya ng Cagayan ay laging naka-preposition na. No? Mm-hmm. Yung 7 stations natin ng Task Force Lingkod Cagayan, these stations are situated strategically all over the province, ano? And we have also alerted na yung mga MTRIMOs natin sa mga municipalities for their preparations as well. And tomorrow morning, yung PDRMC naman ay magkakaroon ng pre-disaster risk assessment din base sa magiging pag-uusap sa pre-disaster assessment mamaya ng Office of Civil Defense. Kumpara po sa bagyong Florita, para po ma-compare po natin at syempre maabisuhan din natin yung ating mga lokal, eh gaano po ba kalakas ang inaasahan po natin kay bagyong Carding? Si Typhoon Florita nagsimula din ng 55 kilometers per hour at unti-unting lumakas sa Gretchen, ano? That's the same with the typhoon at the tropical depression Carding. 55 kilometers siya ngayon, although malayo pa siya at maaaring lumakas, no?
habang papalapit siya dito sa ating probinsya. Ngayon, as they as DOST Pag-asa projected, tropical warning signal might be hoisted, signal number one, itong mamayang gabi or bukas ng umaga for the province. Okay, maraming salamat po, Cagayan PDRRMO Officer in Charge, Ruweli Rapsing.